Welcome back to my channel. Ayan, Glenn TV, the Reo Vlogger. Ayan. Kung mapapansin nyo, nga tayo dito mga Reo ng isang monitor. So, mamaya, unbox natin to. Tapos, ang ganito sa monitor na to, ayon sa review, mataas yung review niya at mura. Malinaw daw, pero hindi siya IPS. MBA siya. So, mamaya alamin natin kung ano yung MBA. Yung M, Victory, tsaka A, hindi po MBA. Ito po siya, karating lang. Buksan natin ito po mamaya. So, yan nga pala, salamat po sa mga nakapanood po ng ating ibang palabas, no? Tsaka mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ano? Tingnan po natin kung ano meron sa box na to. Okay, simulan na natin. Yeah, tara, dayo. Buksan natin. Bali nga pala, binili ko ito ng 4,999, so almost 5,000, no? Mura na sa 24 inches na curve. Panhouse po yung tatak niya, pero gawa rin ito ng Epson. Yung Epson nga pala, meron yung office dito sa, alam ko, sa may Santa Cruz, eh. Ayan. Maganda yung packaging niya. Bali doble ito eh. Meron pa isang karton. Ito yung isa pang karton na nasa loob. Tapos naka-style pa siya. Go. Yan, dayop. Hindi siya curve na curve, pero halata mong curve siya. Yan ang side. Diba? White siya, white. Okay. Mali, akala mo na siya malaki, pero tama lang. Yan. So, itabi muna natin siya, no? Ito pala yung, ano, ito yung kasama ng stand, guys. So, ito. Bali, dalawang piraso siya. Naka, way yata ang stand nito, eh. Maganito. Kaya mamaya, iyon natin, ano, subukan natin. Ito yung power supply ng monitor natin. Ito. Ayan. Bale, DC 290. Ayan. 12 volts, 2.5 amperes. Ayan. Input 180 to 240. Ayan. So, yung model niya ay DC 290A. Ayan.
AC to DC. Tapos, so ito yung kasamang HDMI wire niya. Yan. Ito yung HDMI. Yan. Then, then ito pala yung binili kong DVI to HDMI kasi yung likod ng PC ko, yung video card output niya ay DVI. So, kaya tayo bumili. Okay? Para maikabit ng garden natin kung dyan siya dumating. So, ito pala yung luma kong monitor. Samsung SyncMaster. Yan, EX1920. Yan. Kung pansin nyo, hindi siya ganun kalinaw. Kasi, hindi siya modelo. Pero sa tibay naman, ayos siya. Panalo siya. Okay? So, assembly natin yung monitor. Nakalisin to. Dito niyo ipapatol yung monitor. So, pamit natin yung ba. So, meron siyang butas guys. Tapos may dalawang dowel dito. So, pagpasok nyo, siguradong sakto ka. Hindi magkakamali. Ganun lang kasi. Alalay lang sikip. So, nakabit na natin yung paa. Subukan natin siya. Kita yun. So, pwede ka muna. Okay. So, yan guys. Madali natin nakabit yung paa. So, ang napansin ko dito guys, parang yuko-yuko siya. No? Yan. Hindi siya matigas. Parang pixel sa ganito. Pero kung gagamitin nyo sa wall bracket, meron siyang apat na hold. Kalagay naman sa manual niya. Next time pag may time pa, sasabihin natin siya dito. Sa wall bracket natin. Okay? Ayun lang guys. Hindi siya natitilt. Steady siya. Pag pinwersa mo ganun, baka masira pa. Tignan nyo, the side view. Medyo yuko siya, di ba? Pero maganda.
Wow. Yan, power up natin. Para makita natin yung gano'n siya kalinaw. So ayun guys, na-set up na natin siya, no. Bali, yan, na-power na natin siya. So ito na yung physical niya. Sa first impression, sa physical muna, tignan muna natin, ano. So ito yung sinasabi nila na narrow frame. So okay, ganda. About 2mm, ayan, as per specs yan. Yung edge niya talagang manipis. Kaya ang ganda ng screen, buong buo. Tapos yung curve niya, hindi lang siya masyadong curve, pero halata mo yung pagka-curve niya. Ayan. Tapos yung, then yung stand niya, yung sinasabing Y-shape, okay din. Kaya nga lang, concern ko lang dito, yung medyo siyang nakaloko nga. Hindi mo siya itingala, ano. Ayan. Tapos, ito na yung pinaka-view niya. Pagka pinagalaw mo siya, ayan. Hindi naman siya nagkukurap-kurap. So, okay pa rin. Talagang HD siya. Ayan, no? Kita nyo. Ayan, diba? Alinaw. Talagang 1080p siya. 1080p. Tapos yung view ng angle mo, yung sinasabing 178. So, okay naman. Captured niya. Ang ganda. Malawak yung tingin niya. So, ayan. Doon naman tayo sa, ano, sa technical specs niya. Malitong screen na to. Hindi siya IPS. Alam mo naman, siyempre pag IPS, ang ganda. Linaw. Yan yung karaniwang ginagamit ng mga iPhone. Pero ito, sa halagang 4.9, napakaganda na. Bali, ang ginamit nila dito ay yung tinatawag nilang MBA, yung Multi-Domain Vertical Alignment. So, LCD lang siya. Ayan. LCD siya, pero mas upgrade siya, kumbaga. Higher value din siya, di ba? Ayan. Ano mo naman, no? LCD siya, pero niya pwede kaya niya mag-capture ng mga 4K. Tsaka, ayan, 1080p. Ayan. Kaya niya rin mag-adjust. Ayan. Then, kung sa gaming naman, meron siyang 2ms. Kumbaga, pagka 2ms, kaya niya na sa mga gaming. Madali na siyang mag-adjust. Lalo sa mga kulay-kulay. So, ayan. Kasi pagka sa gaming, at least 5 to 8ms. Ito, pag 5ms pababa, mas maganda siya for gaming. Ayan. Hindi mo siya mapapansin na kapag naglaro ka, hindi mo siya, like sabi, hindi siya maglalag. Ayan. Kung siya sasabay sa mga galawan. Ayan. Lalo na kapag papalit-palit ka ng view at colors. Kaya niya sabayan. Kaya ito, itong monitor na to na hindi nakamahalan, ay okay. Okay na okay siya sa pang gaming. Kaya niya sumabay. Ayan. Ulitin ko, hindi ito IPS, MBA siya, ayan. MBA based LCD siya, ayan. So ito kuha na ito 4K, pero kaya niya, ayan. Bali yung resolution natin is 1080p. Tapos meron siyang refresh rate na 75 hertz. So ang bilis, diba? Compare mo doon sa mga 60 hertz yung brightness natin ay medyo okay kasi naka 75 ka, mabilis ka mag-refresh. Okay. Yan.
ba? So yung request na natin, ito yung sinusukan natin kung ilang beses tayo mag-update in 1 second. Para nag-repress tayo ng video. Ayan. Mas mataas ang hertz, mas mabilis mag-update. Siyempre, mas maganda sa gaming. Ayan. Yung body niya pala, nakalimutan ko matigas. Hindi siya basta plastic. Ayan. Tapos yung interface niya, mga day off, ay isang VGA sa likod, tsaka isang HDMI. Ayan. Tapos meron siyang socket doon na pang 12 volts sa likod. Tapos din sa likod, mayroong 4 na butas na kung i-wall mount mo siya ay wala rin problema. Okay din. Mag-shot tayo ng ano. Subukan natin yung mga games. Ano? Tapos din natin yung ibang features. Subukan natin. Yan. GTA 5. Malinaw talaga siya compare dito sa ating old na monitor. So, okay talaga siya kung sa price lang talaga. Hindi siya mahal. Yung screen, okay. Yung design, okay din. Yung build, okay rin. Kaya, thumbs up tayo dito sa panhouse na ito na gawa ng Epason. Kumbaga sa budget, ano talaga siya? Budget friendly talaga siya. So, okay na okay ito. Yung mga gustong bumili ng monitor dyan na walang ganong kalaking budget. Pwedeng pwede na ito. Thumbs up. Guys, hindi po tayo sponsor ha. Base lang ako dun sa binili natin yung monitor at ginamit. At okay naman so far. Hindi lang natin alam kung tatagal siya. Pero sa tingin ko naman eh, tatagal siya. So, yan guys. Fan house made by Epason. 24 inch curved TV. Yan. Available siya sa Lazada. Okay. Ayan guys, kung may nakakuha kayo ng idea at may natutunan na naman kayo, ayan, don't forget to like and share. Siyempre, subscribe po tayo kay Glenn's TV, ayan, The Day of Vlogger, ayan, at pakihit na rin po na yung notification bell natin dyan, ano? So, hanggang sa susunod na day off po, magandang day off. Bye guys, susunod nating i-unbox o ating mga gagawin. Baka siguro sa next time eh, nakaiba naman yung ating gagawin. Okay? So, maraming salamat mga kandiyo. Sa susunod na rin. Thank you.